Ang Houston Rockets ang top 5 best team sa NBA ngayon papasok ng ika-4 na linggo ng NBA season. At sila din yung top 5 sa power ranking. Behind sila ng Cavaliers, Golden State, Celtics at OKC. Well-balanced yung offense ng Houston dahil meron silang 7 player na naka-double digit at sila din yung team na nasa top 6 ng bawat conference na walang naka-20 points per game. Si Jalen Green ang leading scorer ng Houston na merong 19 points, 4 rebounds, 2 assists, 39% and 32%. Hindi pa rin ganung kaganda ang shooting niya, pero at least yung 6 pa niyang kasama ay umi-score ng double digit kaya nako-cover. Si Alperen Şengün naman nasa 17 points, 11 rebounds, 5 assists, 47% and 30% mula sa 3-point area. Ang Rockets din ang number 3 sa defense. Sila din yung team na nakakapag-limit sa kalaban sa points in the paint sa 46%. In short, well-balanced yung team nila dahil mga young player pa din. Number 11 sila sa offensive rating, number 5 naman sila sa defense at net rating. Ibig sabihin, nagko-complement yung 5 player kapag nasa loob ng court. Yung isang stats na nangunguna talaga ang Houston, offensive rebound. Dati nangunguna dun mga 2 years ago yung Memphis dahil kay Steven Adams na ngayon nasa Houston na. Siya dati yung number 1 player sa offensive rebound. Dito naman sa Houston, mababa na yung minuto niya, nasa 12 minutes per game na lang. Pero ang Rockets nag-a-average ng 15 offensive rebound per game na may total silang 50 rebounds. Sila lang din yung team na nasa taas ng standing na mababa yung 3-point field goal made. Pero dahil sa offensive rebound naman, nare-recover nila yun. Dahil tumaas ang Houston sa standing, ang pinalitan nila doon yung Minnesota. Imbes din na Memphis yung makabalik. Ang Houston yung 2nd young team behind OKC ang kasama sa top 6. Kaya pala itong si Giannis ngayon kinukunik sa Houston at nagkakaroon na rin ng interest. Dahil dati, nung first 2 weeks or 3 weeks ng season, Brooklyn at Miami Heat yung kinukunik sa kanya. Nung nagkaroon ng rumors sa Houston Rockets, ito na yung gustong puntahan ni Giannis dahil kapag nag-request siya ng trade, papunta dun, hindi magagalaw ng Bucks na makuha si Şengün at Jalen Green dahil restricted. Kumbaga sigurado si Giannis na maiiwan yung core player ng Houston. Kailangan din ng Rockets ng superstar na pang last push ng playoffs. Nung mga nakarang linggo, nagsisimula na rin magkaroon ng interest yung Rockets dito kay Giannis. Masusubukan naman ngayon yung Cleveland Cavaliers dahil makakatapat nila ang defending champion na Boston Celtics. November 20, ilista nyo na ang Cavaliers 15-0, ang may pinakamagandang start ulit na team since 2016. Isang panalo na lang kasi sa Cleveland at magiging 16-0 na sila, sila yung magiging pangalawa sa history na may pinakamagandang start. Ang Celtics naman 11-3 record, pero sila pa rin yung top contender ngayon. Ang Celtics at Cavaliers lang din yung consistent team ngayon. Dito sa East, may double digit sa points differential. Yun nga lang, hanggang ngayon, yung mananaya walang tiwala sa Cavaliers dahil mas pinapaboran pa rin ng mga fans yung Celtics. Natatalunin nila yung Cavaliers. So common kasi na katulad ng Cavaliers na 15-0, sila dapat yung llamado. Kaso since Celtics yung makakatapat nila na meron ang napatunayan, yung Cavaliers ang naging dehado. Times 2 kasi sila kapag sila yung nanalo. Ang ginagawa kasi nilang argument online, mahihinang team ang nakalaban ng Cleveland. Dito pa lang sila masusubukan sa Celtics. Siyempre, gustong bumawi din ang Cavaliers sa Boston dahil sa nangyari noong nakaraang playoffs na dinurog talaga sila. Sinabi din ni Coach Kenny Atkinson, ang Boston ang perfect team na masusubukan talaga yung Cleveland dahil sa style nila na 3-point shooting. Sila yung number 1 sa buong NBA, 51 per game. Ito yung attempts ng Celtics sa buong game. Dahil di umano, ang weakness ng isang 3-point shooting team ay yung kabilang team merong perimeter defender, merong pang twin tower. Ang Cavaliers at Celtics din ang kasama sa top 10 defensive team.